So, yo mga kabrum-brum, wala tayong biyahe ngayon, wala tayong gala rides, no. Ano ba ngayon? Holiday kasi ngayon, Thursday. So, ngayong araw, maglilinis na lang muna ako ng panggilid ko kasi kailan ba ako uli naglinis? Nakalimutan ko na. So, check natin dito. So, yan, makita nyo na 18,210 na yung aking odo. So, ayan. Naglinis ako ng 5,000 eh. Ay, 5,000. 15,000 yung odo ko. So, every 3K kasi ako naglinis ng panggilid. So, ako lang talaga yung naglinis ng panggilid ko, kabrum-brum. Ayun nga. Kasi, bakit ang aga, di ba? Kadalasan kasi mga 5K bago maglinis ng panggilid. So, ako, 3K kasi daily use ako, kabrum-brum. So, daily abuse tong motor ko. So, from here to Bulacan to Quezon City, lagi yung biyahe ko araw-araw yung kabang-bang. So, ayun nga, kaya kailangan natin maglinis ngayon ng panggilid kasi ito lang yung time na pwede tayo makapaglinis. So, sasamantalahin na natin ngayon. So, ayun, maglinis muna ako. So, pasensya na ako nakaubad ako kasi sobrang init dito sa amin. Alam nyo yun. Tingnan, wala pang kisame itong Joyride Moto Garage. Kaya, eto. linis muna ako. Ay, linis daw. Tama, linis ako pang gilid. Pero bihis muna ako, no? Kasi nakakaya naman. Makikita niyo mga butot-butot-butot ko dito, eh. Buto-buto na nga ako. Pinagyayabang ko pa, no? So, yan. Magbibihis muna ako, kabrum-brum. So, sigurado mamaya pagpapawisar tayo. Kasi sobrang init. Saka, ire-ready na rin natin yung mga tools na gagamitin ko para dito. Sa aking MIUI 125. Linis pang gilid. Okay. So, balikan ko kayo, ah. So, ito na nga, mga kabrum-brum. Ayan. Ibibigisan na natin to. So, dito tayo magpo-focus sa panggilid, ka brum brum. So, ito yung MIUI 125 natin. So, ayan. Daily abuse to ka brum brum eh. Kaya, kailangan nating linisan na to. Kawawa naman. Ako lang nga yung nag-linis na itong panggilid ko. So, ito yung mga tools na gagamitin natin ka brum brum. So, meron tayong screwdriver na para dito sa pagtanggal ng box ng air filter. So, kailangan natin ito alisin para hindi ito nakakasagabal mamaya. Then, ito na 8mm na para dito sa mga bolts na ito. Ayan, pinakita na yan. Para yan sa bolts ng crankcase. And then, itong 24, size 24, no? Para sa ating pagtanggal ng ating clutch assembly, no? Patch assembly ba yun? Yung bell, yung sa bell. Yung nut doon sa bell. So, ito yung gagamitin natin, oh. May price pa. Ngayon, ito naman yung sa pulley, yung bolt doon sa pulley. Drive face na 17mm. So, dito yon, kabrum brum. So, ayan. So, let's start na kabrum brum at magtanggal muna tayo ng mga ito itong mga to. Yan, marami yan. So, let's do this. Come on. So, ilalagay ko muna dito yung camera. So, tingnan natin kung ayan. O, kita ba? Kita ba? Kita ba? So, medyo malayo. O, ayan na, kabrum-brum. So, ay, ito, kabrum-brum. Tanggalin muna natin itong mga screwdriver. Screw dito, no? Gamit kang screwdriver. So, tara. Mabilisan lang ito, kabrum-brum, kasi mainit. No. Hindi ko kakayanin, hindi ako tatagal dito. So, mamaya, kapusa-kapusa tayo. So, meron ako ipunan dito yung mga bolts para hindi agad ito. Yan, mawala. Kasi, nagkulang, kapung-room. Para tayo na ito. Okay, pa. So, ito ka brum brum matanggal ko na. So, ito yung ating air filter. So, bago pa naman to. Ayan, hindi pa ganong marumi, no? Kita niyo ba? Nakikita niyo ba? So, ayan, hindi pa naman ganong marumi. So, pwede natin itong punasan mamaya para matanggal tong ibang mga nakakapit na alikabok. So, itatabi na muna ulit natin to.
So ito nga pala ka-broom room, may filter yan oh dito na madubi rin to, marami tong na filter na alikabok saka dumi-dumi. So lilinisin din natin to mamaya. So tabi-tabi na muna natin. Ayan. Oh, dito na tayo sa crankcase ka-broom room. Tanggalin natin tong crankcase. So, ito na mga broom, tanggal na natin yung crown case. So, ito, kita nyo. Medyo marumi na rin. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, tignan natin yung loob ng ating panggilid ka broom kung madumi na ba. So, ngayon nakikita ko hindi pa naman masyadong madumi. So, okay yan. So, ayan ka broom. Ayan. So, ayan ka broom. Ayan ang aking panggilid. So, ayan. Hindi pa naman ganun karami. Pero, dahil binuksan na natin, lulisin na natin kasi nandito na tayo. Diba? So, ayan. Diba? Every 3K kasi ako nag-dilinis. Ayan. Hindi pa naman siya ganun kadamihan. No? So, ayan. So, ito nga pala ang fully dried base. So, ito yon. Andito rin yung bola natin. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong bola yung gamit ko. Saka kung anong size o anong grams ng bola yung meron tong MIUI 125 ko. So, ito naman yung bell. Ayan ka, broom. So, gawin na natin tong step by step kung paano tanggalin para sa mga gusto rin malaman at gustong matuto kung paano maglinis ng sarili lang nila at di na pumupunta sa mga ibang shop. So, ito yon. Ayan, kabroom. So, bago natin pala matanggal tong mga nuts na to, saka ito. Ito yung 17mm, ito yung 24mm. So, ang gagawin natin ngayon dyan, kukuha tayo ng Y-tool. So, hindi ko napakita yung Y-tool dito, pero meron akong Y-tool, kabroom. So, kukunin ko lang, wait lang. So, ito mga kabroom, ang aking Y-tool para pangontra dito. Kasi umiikot yung kabroom pag pinihit natin. So, kailangan natin na itong Y-tool. So, ayan. Ito yung mga tools na kailangan. So, bumili na ako ng mga gantong tools para ako na lang talaga mismo yung magbubukas ng aking panggilid. So, di ba? Hindi na natin kailangan pumunta sa ibang shop para magpalinis pa. So, magkano rin yun? Eh, kung tayo-tayo na lang mga katipid pa tayo, di ba? At malilinis pa natin ng maayos. So, pero make sure natin na gagawa natin ng maayos to kabroom. Kasi minsan baka itong sigunyal kasi to hindi natin ma-check ng maayos, no? Malost thread to. So, importante to kabroom. Kaya, so, ito na. Tanggalin na natin to. Linisan natin, no? Let's go. So, ito mga kabroom, matanggal na natin. So, ito yung nut na kailangan yung tanggalin. So, ang mga nanditong nut kabroom, ito. So, ito yung kauna-unahan. Lagay natin dito. Diyan naman natin lilinisan din. Ito yung pulley. Tapos, ito. Okay. So, merong isang washer kabroom. Baka mawala nyo to. Importante to dito to ilalagay. Ayan. Ito yung atin. So, linis pa naman, diba? Diba? Pero, linisan na natin. Kasi, andito na tayo. So, tanggalin natin itong belt. Ito yung belt natin. Ayan. So, mag-one year na itong motor ko kabroom at daily use to. So, ito pa rin yung belt natin. Napaka-ayos pa rin. Diba? So, tabi natin dyan. So, ito yung dito natin lalagay kabroom para hindi magkandawalaan. Ito na yung ating andito yung bola kabroom, no, yung plyball. So, ganito pagtanggal nito kabroom para kasi para pag hinugot mo hindi malaglag yung mga bola. Ganito, pakita ko sa inyo. So, lagay ko muna ulit dito. Ayan. Ngayon, hawakan yung kabroom dito sa bandang likod na part. So, ayan. Makakapano dyan yung backplate. So, ayan. Lahi ko ng ganito.
So nakuha natin ng 10 buo. So ayan, napakadumi. Ito ang napakadumi. So ang dumi na ng kamay ko. Paano ko ito hawakan ngayon? Ayan, kaburum-burum. So, di ba? Ang dumi. Ewan ko, bakit? Wala pa naman dito. Pero napakadumi, no? Oh, ayan. Ito na yung kaburum-burum. So, silipin natin yung aking fly ball. Check natin kung ano itsura. So, check natin kung ano itsura ng fly ball. So, ito. Ito yung backplate kaburum-burum. Ayan, no? Ito yung fly ball ko. Ooh. Lagay ko muna dito. So, explain ko sa inyo ito mamaya kaburum-burum, ha. After ko malinisan kasi para mahawakan ko itong camera kasi ang dumi na ng kamay ko. Pero natural to sa mga naglilinis ko burum-burum. So, huwag ka nang maarte. Ayan. Ito yung bushing. So, lagay natin dito. Ito yung fly ball ko. So, yung fly ball ko, meron akong fly ball dito na ayaw mapindot ng screen ko na JBT tong yellow na 12 yung grams na ito. Then itong red, nakalimutan ko kung anong brand na itong red. Basta yan, ang tagal na rin ito kabrum-brum, no? Ilang, siguro nagpalit ako mga 6K yung odo ko, saka ko ito nilagay itong mga to. Ayan, mga wala pa naman, walang kanto eh, napakatitibay, lalo na yung JBT. Itong yellow, ayan. Madumi lang talaga. Ayan. Diba? Walang mga kanto. So, lilinisan natin. Lilinisan natin ito. Saan ko ba muna ilalagay? Dito. Dito. Ayan. Then, ito. Ayan, oh. Ang dumi. Ang daming mga, ayan, oh. Kung makikita nyo, tapanggalin natin kabarong-barong. Ayan, oh. Ayan, oh. Napakadumi. Ayan, oh. May mga grasa-grasa. Ewan ko saan galing. Baka yung grasa ko to. So, ayan. Oh, ayan. May mga grasa-grasa. Saan kaya galing to? Ayan. So, ito yung nalagay natin dito. Nalilinisan ko yan maya-maya. Then, ito na. May isa ulit na washer to. Kaburum-burum dito sa dulo. So, huwag nyo rin wawalain to. Sa dulo to. Ayan. Napakadumi. So wala naman, ewan ko kung leak ba to or wala naman leak, di ba? Madumi lang talaga, parang andulas lang na sa grasa yata at eh. O ayan, ito yung sigunyal ka brum brum, no? Ingatan natin tong wag mapudpud tong mga ngipin. Ito yung pampakapit kasi, so sigurado gagastos ka ng malaki kapag napudpud tong mga ngipin itong mga to. So ingatan natin to ka brum brum, yan ha. Ingatan natin yan. Ito na yung ating bell. So alisin din natin to. Papalitan natin ng grasa yung loob ng ating clutch assembly. So ayan, napakadumi na ng kamay ko kabrum-brum. So kuha mo na akong pamunas, ha. May dyaryo-dyaryo dito eh. So ito. Ito, dyaryo. So, pwede akong punas-punas muna dito. So, andun na rin itong back camera ko mamaya. Sigurado. So, ayan. Pawis na rin tayo kabrum-brum kasi sobrang ang init. Ayan. Tanggalin na natin to, ha. Let's go. Ang gamit natin dito kabrum-brum ay itong 24mm. So, pataas ang pihit kabrum-brum sa pataas, ha. Laging pataas. Counterclockwise ang pihit natin kabrum-brum pag paluwag. So kapag pa sikip clockwise. Yes. So ito, natanggal ko na. Alam niyo ba kabrum-brum, nung una, nung tinatry ko itong tanggalin, dalawang beses ako nag-attempt na buksan to pero hindi ko mabuksan. Sobrang tigas na ito kabrum-brum. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ngayon ng washer itong pagitan ng bell saka itong nut. Ayan, napakadali ko na lang siya pihitin. So make sure nyo lang na yung ilalagay nyong kung maglalagay din kayo na ito at nahihirapan kayo sa pagbukas na itong nut na to sa bell, eh yung washer na lalagay nyo yung medyo manipis lang, yung kakapit pa rin itong nut nyo para, di ba, kasi baka biglang lumuwag eh, yun yung delikado, biglang lumuwag, magkalasan to sa loob habang tumatakbo kayo, so delikado yan. So ngayon, tanggalin na natin.
etong abrum-brum. Ayan. Re-regress natin. So, sobrang dumi na nga. So, let's go. Linis-linis time. So, ito na kabrum-brum. Lilinisan ko na. So, ang gagamitin kong panlinis is gas. No? Green. And then, brush. Kailangan natin itong brush. So, and then, itong brush. Para linisan natin itong mga to. So, let's go. Linis-linis time. So, dito muna itong camera kabrum-brum. Pagpasensya nyo na yung pa ako. Kasi, wala akong hawakan itong camera. So, let's go. So yun nga kabrum-brum no, kamay lang ginagamit ko na wala akong gloves. Kasi medyo sanay na ako sa gasolina. So baka kayo kasi baka sensitive kayo. Magkasugat-sugat yung kamay nyo, no? Mahirap na, so gamit na lang din kayo ng gloves. Yun yung gagayahin kabrum-brum. Sanay na yung kamay ko sa gasolina eh. Lagi ko kasing ginagawa to. Yan. So, pero hindi ako mekaniko kabrum-brum ha. Baka... ano kasi may mga mali akong ginagawa, so hindi kasi ako professional na mekaniko. Ayan, natuto lang ako sa panonood. Ayan. Disclaimer pala no, disclaimer kabrum-brum na hindi ako professional na mekaniko. So tanging ito lang ang alam ko pag maintenance ng sarili kong motor. So kung may mali kayo nakikita sa ginagawa ko, paki-comment na lang para at least mabago ko, diba? Ayan. So, hindi ko na inaalis tong tawag nga dito. Ito. Nakalimutan ko tawag dito. Hindi ko na ito inaalis kasi sobrang kapit na ito. Ano nga tawag dito? Slider piece. So, itong slider piece ko, mga kabrum-brum. Itong orange na nakikita nyo. Hindi ko na ito tinatanggal. Kasi sobrang kapit nyan, kabrum-brum. Sobrang, ayan o, sobrang intact nyan. So, ang brand na itong binili kong, slider piece, MTRT. Ayan, nabili ko yan sa mga shop dyan. Kasi ito rin yung mga kailangan mong i-maintenance at palitan sa motor mo eh. Itong slider piece na to. Kasi lumuluwag din yung kabrum-brum. Dyan nagsisimula yung ingay ng panggilid nyo. So kung may naririnig ko yung mga ingay-ingay dyan sa panggilid nyo, baka sakaling ito yung slider piece o yung bola. Yun, yun lang naman kabrum-brum. Sa kapag nagda-dragging, ayan yung mga sanhi. So kailangan nyo yan i-check, 'di ba? So, ako, yun nga, 'di ba? Siguro sa isang buwan dalawang beses ako naglilinis. Yan. Pero hindi ako maarte sa motor, ah. Nasaan yung isa? So, nasaan yung isa? May nawawala. Ayun, sabi ko na nga be. Diba? Kabisado natin kabrum-brum, no? May, hindi tayo nalinisan. So, ito yun. Ayan. So, yung kabrum-brum, tapos na nga natin linisan. Ito pa, babrushing ko pa to. Pero, may, hindi ko na ipapakita sa inyo, ha? So, madali na lang yun. Pupunasan na lang natin itong mga to. Then, sunod natin ito. So, yung kabrum-brum, linisan na natin tong crank shell. So, simulan na natin. Let's go na, let's go. Ano ba? Ito, hindi na lang kabrum-brum.
So, yun na nga mga kabroom-broom at natapos natin linisan. So, eto na yung mga CVT parts natin na linisan ko na. So, ayan. Eto. Clutch assembly. Ayan. Wow. So, eto na. Okay, okay naman. So, ayan. So, explain ko pala, ito mga kabrum-brum yung flyball natin. Ito yun. So, ito yung flyball natin, kabrum-brum, na ginagamit. So, ito nga yung yellow, JBT. Yung red nga, unknown, kasi nakalimutan ko na kung ano to. Ayan, as of now, siguro 6K Odo, saka ko ito nilagay itong sabay ito pareho. So, ang sukat na itong JBT ko ay 12 grams. And then, itong isa is 10 grams. So, naka-combi flyball ako na 12-10. No? Ang isa kasi ng MIUI 125 ay straight 12. So, 6 na 12 yun, kabroom-broom. Ayan. So, ito naman yung clutch assembly natin. Kabrum-brum, dapat to nilalagyan ng grasa o pinapalitan ng grasa yung loob. So, ito. Ayan, yung loob niyan. So, dapat lagyan niya ng grasa kabrum-brum. So, lalagyan natin ngayon. So, tara. Kukuha muna ako ng grasa. Yung masugan ng grasa kasi kabrum-brum is yung high temp para hindi agad na kumakalat sa ating... Ito, misa kasi kapag nalusok agad yung ordinary ng grasa. Nalusok agad yun. So, ito kailangan natin kumuha ng grasa. So, ito yung grasa ko na gagamitin. Itong trap to eh. Binigay ng tito ko sa akin. So, shout out sa tito ko, Tito Andrino. So, ayan. Kain ko muna. So, ito kabrum-brum, magiging natin ng grasa sa loob. Kailangan namin may grasa eh. Importante ito kabrum-brum. 6-6 ng grasa. Ito yung naging excess na grasa kabrum-brum, punasang lang, para hindi kumalat dito sa ating ewan ko. So, ito yung mga excess na grasa kabrum-brum, punasang lang yan. Ito dito sa kabila. So, yung kabrum-brum, ibabalik ko na yung mga inalis natin. Siyempre, kailangan yung pagbalik. Kung paano natin inalis, ganun din yung pagbalik kabrum-brum. So, wala kayong dapat kakalimutan na parts dyan. Kasi lahat ng parts na nandito sa ating CBT, importante yan, lahat yan may function. So, kailangan dapat lahat yan, maibalik mo rin ng maayos. So, eto, let's go, balik na natin. Yung bell, kabrum-brum natin yung bell, lagyan natin. Siyempre, yung nut, and then yung washer na nilalagay ko kasi nga nahihirapan ako minsan nung dati pala, nahihirapan ako dati na ang gating, so nilalagay ko ng washer para mas madali para hindi magdikit dito yung nut sa bell. So ayan, ganito muna kabroom-broom, malayan natin pitan. So, ayan. So ang kabroom-broom dito na tayo para ilagay natin yung ating flyball. So, dahil nga naka-combi ako na flyball, so ganito yung paglalagay kabroom-broom. So, kung magko-combi flyball kayo, so sundan nyo lang to, ganito kabroom-broom. So, ito kabroom-broom, kapag maglalagay kayo ng flyball, so make sure nyo na ang laging mabigat is nasa kanan. So, ang mabigat sa akin is yung 12 grams. So, 12 grams tong yellow. So, dito natin ilalagay sa una. Ayan. Next is yung 10 grams sa sumunod na slot. So, ito yan ha. Ayan yung lagay yung kabroom-broom ha. Then, next is yung yellow ulit. Then, red. Mas magbigat. Then, magaan. Ayan kabroom-broom. Ayan kabroom-broom no. Laging nasa kanan na side yung mabigat. Kasi para pag nilagay mo yung kabroom-broom, pag ganun kasi nilagay niyan eh. So, mauunang aangat yung magaan. Diba? So, lagay natin yung backplate. So, ito yung backplate kabroom-broom. Ayan nga yung sinasabi ko itong slider piece na kulay orange na nasa akin is kailangan na nache-check rin nyo rin yan dahil hindi yan maalog. Ayan o. At walang alog yan. Wala kang maririnig na alog dyan. Para kasi ito yung dahilan kung bakit minsan maingay yung ating panggilid. So kung may naririnig kayong ingay-ingay dyan, so ito check nyo itong slider piece or itong flyball nyo kung pud-pud na. Diba?
lalo na kung tagal niyo nang hindi pa napapabuksan yung inyong mga CBT. So ayan, lagay na natin, takpan na natin. Ayan, diba? So nasan yung bushing nito? So nawawala ang bushing ko. So ayan kabrum-brum, nagpahanap pa yung bushing. Nahanap ko kung nasan. Andito pala sa ilalim na itong upuan, hindi ko nakita. Pumasok siya. So ayan, labi ko sa inyo, kailangan lagi nyo tandaan kung ano yung kulang na parts na tinanggal nyo. So dapat mabalik nyo lahat yan. Kasi kung hindi, lagot. Yun lang, lagot. So ayan, balik na, lagay na natin dito. So ito yung bushing kabrum-brum. So dito nilalagay ang bushing. Dito, ayan. So dati nilalagyan ko, ayan o, oh. Ayan, ayan o. Ayan, ayan. So dati nilalagyan ko ng grasa eh, dito sa pagitan. Pero hindi na ngayon kasi nga, nakita ko kanina, kumakalat yung grasa. So baka mali ako nun. Kaya ayan, lagyan na natin dito sa atin. So lapag na ulit natin to, dahil nga wala akong, hindi ko kaya hawakan mag-isa. Ops! Wait lang kabrum-brum, bago natin makalibutan. Meron pang washer. Ito yung washer na ilalagay bago itong... Ito, bago ito ba? Daan nyo kabrum-brum, bago to, meron muna ng washer. So, ito yung tinanggal nyo. Kailangan ibalik nyo. So, dito yan. Ayan. Then, kung nalagay nyo na, ito na kabrum-brum. Pasok nyo na to. Hawakan nyo lang lagi sa likod kasi baka magkalaglagan yung mga... flyball sa likod eh na nilagay mo. So ayan, so ayan ang kabrum-brum na ilagay na natin. Ayan, hindi pa mahigpit to ah. So ang next is ito. Ayan, lagay natin to saka yung belt. Ayan yung belt, yung belt muna. Ayan yung belt. So siguro dapat higpitan ko muna to, no? Higpitan ko muna kabrum-brum. So ayan kabrum-brum, nahigpitan na natin tong nut sa belt. So, dito na tayo. Ayan. So, ito ulit yung procedure ng pagbabalik. So, meron ulit na washer yan. Ngayon, medyo manipis. Ito muna kabrum-brum. Ang ilalagay mo dito. So, ayan. So, ang next. Saan mo ito ilalagay? Ayan. Kabrum-brum. Ayan mo yan. So, make sure mo rin na pasok ha. Pasok yung mga ngipin. Kabrum-brum. Kasi baka mabungi yan eh. Mas na in-start mo na. So, dito may check kung pasok ba. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo madilim eh. O, ayan. Diyan mo i-check kung pasok. Kailangan lapat tong... to. Kailangan lapat to. Ayan. Diyan na sa bushing mo. So, let's go. Lagay ko muna, kabrum-brum. So, ayan, kabrum-brum. Nakabit na nga natin. So, let us check kung meron tayong nakalimutang ibalik. So, titignan ko muna dito. Alisin ko muna yung mga gamit kong iba. Lagay natin dito. So let us check kung meron tayong hindi na ikabit o baka meron na naman sa ilalim. So ayan lang naman gamit natin. So ayan, nailagay na natin. Ngayon sumunod natin i-start ano to, maipit na ba to? So lagi ganyan chine-check ko brum-brum kung maipit na eh. Ayan. So, start natin. So, ayan, kabrum-brum. May kabit ko na, no? Ayan, gumagana na. Gumagana na yan. Nalilinsan ko na yan. Malilinsan na yan, kabrum-brum. So, okay na yan. Okay na, okay na. Sunod niya ang kabrum-brum, patayin muna natin. So ayan, next natin kabrum-brum, ibalik na natin yung mga yon, di ba? Kasi para mabalik natin yung cover nito. So okay na tayo doon, tapos na. So sana ay makaligo na rin ako after nito. So let's go, balik na natin yun. So yun mga kabrum-brum, no, natapos na nga natin dinisen yung panggilid o CBT ng ating MIUI 125. So yun, sana no, may nakuha kayong techniques o tips sa paglilinis ko. So marami nagtutorial ng paglilinis. So marami kayong makukuha ng idea dyan. So sana dito sa akin meron din. So ganun din naman ako. Nagtatry lang din naman ako manood ng ibang tutorial.
para i-apply ko dito sa motor ko. So ngayon, ako na ngayon yung nagbigay ng tutorial para ipakita naman sa inyo. So, di ba? Ayos. So, yun nga mga kabrumrum, itong CVT o panggilid ay napaka-importante yan sa ating motor. So, kailangan nililinis to, mini-maintenance, yung bola, yung backplate, yung pulley, yung clutch, clutch lining, no? Yung bell, clutch spring, center spring. So, marami ang kabrumrum. So, dapat nililinis natin yan. So, mini-maintenance. So, huwag kang matakot na ipagalaw tong motor mo, lalo na kung matagal na, hindi mo pinapagalaw. So, hindi mo alam, hindi wala ka ng idea na dapat pala linisin yan. So, yun. Sana, ikaw matakot, no? Importante yan sa motor natin na nalilinis. So, ngayon, ang dumi nga ang kamay ko, no? So, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Simula una hanggang ngayon, no? Simula umpisa hanggang ngayon. So, maraming maraming salamat sa inyo. Meron na akong 160 subscribers. So, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa ko na sumusuporta sa akin, mga kaibigan, pamilya. So, shoutout muna sa akin tropa na si Don RJ Avena, yung kapwa ko rin, mga moto vloggers na nagpapa-shoutout. So, nakalimutan ko kung sino sila, no? Kasi sobrang dami rin nila. So, Don RJ Avena, shoutout sa'yo, Jude. So, marami akong tropa dito na nagpapa-shoutout, kila Ryzen, so, sa kuya niya, si Cyrus. So, marami ang kabroom-broom. So, hope you like this, no? So, kung nagustuhan mo nga, paki-like na lang, and pwede ka rin mag-comment kung meron kang mga nakitang mali sa ginawa ko. So, pwede kong baguhin yun at sundin ko yung idea na ibinibigay mo. Yun, maraming maraming salamat sa inyo. So, yun nga, magpapaalam na ako mga kabroom-broom, hanggang dito na lang. Please subscribe my YouTube channel, no? So, yun, paalam, bye-bye. Let's go! So, pahabol mga kabroom-broom, no? So, syempre, after nyo linisin yung mga motor nyo, pag-aalaga nyo sa motor nyo, no? Sunod yung alagaan sarili nyo, no? Maligo na kayo. So, please lang, please lang, please. Bye-bye.